Hingan po natin ang panig ngayon si MMDA Chairman Francis Tolentino. Magandang gabi po, Chairman Tolentino. Magandang gabi po, Jessica, at sa inyong mga tagapanood. Okay, diretsahan na pong tanong. Sinaktan nyo nga ho ba yung tanod si Mr. Palma? Hindi po tayo nagpunta roon para manakit o gumawa ng masama. Ang ginawa po natin doon ay para ipatupad yung bagong traffic scheme. Dahil kung makikita nyo, ang problema po ng traffic sa Guadalupe, yung mga jeep na lumalabas, na wala naman pong prangkisa sa EDSA. Dekada na po yan. Pag lumabas po yan ng northbound, talaga nagkakabuhol-buhol. So yung plano po namin, ibalik po sila sa loob na nangyari po noong nakaraan. So nire-resist po ito, Friday pa po yan, at kagabi nga ho, may standstill po dyan. Kaya minarapat ko pong puntahan yung area dahil yung report po sa akin kagabi, yung ilang mga tauhan ko raw po ay tinatakot na papaluin ng tubo, at yung iba pa raw po ng mga siga doon ay may mga bolo. So pumunta po ako kaninang 5:30 ng umaga, ako pa nga ho ang nag-drive. At nakita ko po may mga tauhan din kami doon. Subalit nung nakaharap ko nga ito, nagre-reklamo, may hawak-hawak siyang kulay itim na hindi ko naman ho alam na tubo pala. Yung pala ay tubo na binalot ng tape. So sa halip siguro naman ay maunawaan ninyo na sa halip na mapalo po naman ako, eh sinamsam ko po yung tubo. At yun na nga po yung nangyari. Subalit yung nangyari ho kagabi, eh nag-file na po ng kaso yung aking mga tauhan na tinatakot nitong mga grupong ito. Dahil protector po sila ng mga kulorum na sasakyan doon at illegal terminal. Siguro hindi nila matanggap na mayroong bagong disciplinary efforts na ipatutupad doon para maibsan yung trapiko sa EDSA. Kaya ganun po yung reaction niya. Pero kung mapupo na po ninyo, simula nung kanina umaga, napatupad na po natin ito, ay napaka... nagbago po yung daloy ng trapiko doon sa tapat ng Guadalupe, papunta po ng Mandaluyong at pagtawid po ng Pasig River. So ito po yung talagang layunin natin at hindi po para manakit. At makikita nyo naman po siguro sa CCTV camera na pinapalabas po ninyo na wala pong nangyari na pananakit doon sa nagkeklaim na siya ay sinaktan. Inagaw ko lang po yung tubo dahil nasa harap ako po yung tubo at yung sila po yung nananakot nung isang gabi doon sa aking mga tauhan. Ang pakay ko po roon para magkaroon po ng kaayusan, para magkaroon ng disiplina, at maisaayos po yung lugar. Okay. Chairman, isang tabi ho natin yung bigger, although mas importanting issue about our traffic problem, no? Dito ho sa... doon po nagsimula yun eh. Kaya okay, po kami yes. Napunta roon because of that endeavor. Opo, opo. Pero doon po sa punto naman na sinaktan nyo di umano ho, no? Yung hindi po. Tanod. Hindi po totoo yun. Kung makikita nyo po sa CCTV, hindi nyo naman nakitang... Pinagpapaloko siya as he is claiming. Opo, kaya nga ho di umano. Kasi yun ho ang claim niya. Siyempre, iba naman ho yung claim ninyo. Ang claim niyo ho ngayon, tinapik nyo lang. Pero ang nakunan po ng video, sinamsam nyo. Kinuha ko po. Kinonfiscate ko po yung tubo na nasa harapan ko. And then tinulak nyo ho siya. Medyo na posture pa ho siya na palaban at may kasama pa ho siyang isa. So natural lang po yun. Ang sabi niyo ngayon yata, tinapik nyo lang siya ng 3 beses sa hita, tama po ba? Sa mibulsa po, gusto kong malaman din kasi nakabukol po yung side pocket niya. Mm-hmm. Tinapik ko yung side pocket niya kung ano po yung laman noon. Okay, pero Chairman, nag-iisa lang ho itong tanod. Kayo ho, marami po sila. Hindi siguro nakakaption itong camera niya. Marami po, pati yung mga barkers po doon, magkakasama po sila. Ito po yung mga tao the night before na tinetreten yung mga tao ko. Okay. Kaya hindi po maipatupad itong traffic rerouting dyan dahil hinaharas po nila. Hindi sila po yung protector ng illegal terminal doon. Opo. Kaya nga pumunta na ho ako doon para matapos na once and for all at mabawasan na po itong traffic dito sa area ng Guadalupe sa may EDSA. At ang next stop po namin, ganito rin po siguro ang mangyayari, Pasay Top Rotonda naman po. Mas marami pong illegal terminal doon pati hanggang Malibay. At susunod po yung Cubao. So kung meron po mga aktwasyon na ganito, ganito rin po siguro yung magiging resulta dahil disiplina po yung ating ipinatutupad dito. Pinatutupad po natin yung kaayusan at minsan po marami pong tao na hindi kaagad pumapayag sa pakikipag-usap lang at haharapin ka pa o kumprontahin ka ng pamalo o batuta. Kesa naman po masaktan tayo, dinisarmahan ko na siya. Aha. Ngayon po, didemanda raw ho kayo nitong tanod? Yung mga tao po namin, dinemanda na ho siya kahapon pa. Mm-hmm. Nakademanda na ho itong grupo ho pero nila. Pero dun po sa puntong kliniklaim nga ho niya na nakit daw kayo, yun ho yata yung i-complaint niya sa inyo at susuportan daw po siya ng barangay yung mga captain. Tinakot nila kagabi na mga tauhan ko, nauna nang idinemanda siya. Okay. Nakahabla na po siya.
Aha. At siguro may mga ebidensya rin po yung mga tauhan ko, pero yung sa CCTV niyo po at na pinapakita niya, wala naman po kayo makikita doong nalakid. Mm-hmm. At saka yung nangyari pong yun, with general view po ng public po yun, nasa gitna po ako ng kalye, mm-hmm. 5:30 ng umaga. Apo. Pumunta po ako doon, ako nagda-drive para matapos na po ito once and for all, maalis na yung standstill at maisaayos na po yung trapiko. Yun po yung bigger picture na importante rin po, uh-huh. dahil yun po yung pinagmulan, yun po yung pakay natin, maayos po yung trapiko doon sa EDSA. At kanina po, maayos na ho ngayong hapon at okay. Tuloy-tuloy na po siguro yan. Oho. Pero ang sabi ho nung barangay captain, chairman, let me just, parang ako ho ang kukontra sa inyo dahil tayo lang naman po magkausap ngayon. Ano ho? Sabi po nung barangay captain ng barangay na yan, barangay Nuevo, ng Guadalupe Nuevo, ang sabi ho niya, hindi raw kasi parang dumaan sa tamang proseso. Hindi ho daw kayo pumunta sa Makati local government po, para i-coordinate yan. Si kasi syempre they Nuevo, get their orders from the Makati municipal government. Hindi po ba yun ang tamang protocol? Kausap na po siya ng Webes pa lang. Mm-hmm. Si Ginoong Sese, kasama po ang mga opisyales ng Makati, ay nasa MMDA din po kanina, alas 10 na umaga. At okay. Kaharap po ang MAPSA at kapulisan, siya po ay pumayag din na ipatupad na yung plano niya. At saka ganito mm-hmm. po siguro, Jessica, yun naman Opa. Pong patungkol sa colorum, out of line, ay wala na po sigurong pag-uusap na dapat gawin dyan. Mm-hmm. Decades na po itong na-tolerate sila dyan. Kailangan... Aha. Sa ayos na po natin, ipatupad na po natin yung tama. Oho. Pero alam ko rin po, Chairman, na bago pa ho kayo, talagang problema na yung coordination ng MMDA at ng mga local governments dito po sa Metro Manila. Minsan, kontra pa nga eh. Kontra yung mga mayor dun sa MMDA mismo. Hindi ho kaya ganyan din talaga, yan talaga ang problema ninyo? Hindi po, kapapatupad nga lang po natin bilang halimbawa ng single ticketing system Aha. na hindi napatupad since 1995. Mm-hmm. Nagkaisa lahat po ang Metro Manila mayors tungkol dito. Ito pong sinasabi ng barangay captain ay siguro mapapatunayan po yan. Kaharap po siya kanina, kaharap po yung mga opisyalis din ng Makati at mm-hmm. MAPSA. At siya na po mismo ang sinabihan na dapat ipatupad na nga yan. Okay. Mm-hmm. So ano po ang ano ho kaya ang tamang ano, kasi alam niyo pag traffic ang pinag-usapan, talagang mukhang hindi maiwasan ang init ng ulo. Ano ho? Ano ho ang tamang pananaw lalo, dito? Lalo na po pag may ganitong mga bagay mm-hmm. na may mga pinoprotektahan dito mga taong ito ng mga barkers, mga illegal terminal, 1,000 pong jeep na nanggagaling ng Leon Ginto ang umiikot dyan araw-araw, bukod pa ho yung galing ng Patero. So ang tamang proseso po dyan, ipatupad lang po siguro yung batas. Mm-hmm. Kayo po ba any prangkisa na dapat dumaan sa EDSA? Wala po yon. So dapat balik po sila doon sa secondary streets. Kaya nga po ang ginawa natin, 6 to 9 lang po na umaga, rush hour, bawal sila. At para pagbigyan pa ho, yung in-between ng 6 to 9 at 5 to 8, pagbibigyan pa rin ho sila. Para wala ho silang, mas maganda ho yung adjustment nila. Pero mm-hmm. ang totoo po yan, out of line po yan pag nandun po sa EDSA. Okay. Maraming salamat, MMDA Chairman Maraming Francis salamat din po Tolentino. Sa pagkakataong ito. Okay po.